So, welcome back sa Master PTV. Well, today ang ituturo ko naman ngayon sa inyo is all about PrintPub. So, ano nga ba ang PrintPub, para saan si PrintPub, at paano natin isi-send sa si PrintPub sa Silhouette at saka sa SignMaster. So, unang-una, salamat nga pala kay Sir Ron Riniba. Sa kanya po galing itong file na to. So, si PrintPub po, yan po ay counterpart ng Adobe ICC 1998. Nung nakaraan po, may vlog na tayo about sa Adobe ICC 1998 na inirarun lang natin sa Photoshop at saka Corel. So, si PrintPub po, mas marami, mas malawak ang kanyang nagagawa. Kasi hindi lang po siya sa Photoshop, pwedeng gamitin, pwede rin sa Corel na mga lower version. Sa mga hindi po nakakagamit ng ICC profile na 1998 na Adobe, pwede po ito si PrintPub. Tapos po, ito pa yung isa sa kagandahan niya. Sa SignMaster at saka sa Silhouette, pwede siyang gamitin. Ganito po ang kulay niya. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano ko nakuha yung ganitong kulay mismo. Kung ano yung nakasulat doon, so nakikita nyo, kung ano nakasulat ditong kulay, yan po ang lalabas sa printer natin. Yan. Ituturo ko sa inyo kung paano yung siya isiset. So, kung ready na po kayo, hit nyo na yung like, subscribe, share, at i-push nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos and tutorials natin. So, magsisimula na tayo pagkatapos ng intro. Hi mga ka-master, ako si Master PTB at gumagawa ako ng tutorials, tips, tricks, techniques at reviews about digital printing. Kasama na ang cutter platters, printers, computers at softwares para sa mga aspirant at gustong magsimula sa business na katulad nito. So kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel at i-check ang mga videos na ginagawa ko. So mga ka-master, before tayo mag-proceed, sana naka-install na sa inyo si PrintPub. Kung hindi man, yung link natin ng pag-install ng PrintPub, ilalagay ko rin po dyan sa description sa ilalim ng ating vlog. So, ang kailangan po natin ngayon is itong si colorproofing. So, ito po ang gagamitin nating subject. So, salamat nga pala ulit kay Sir Ron Riniba. Yan, yan ang ating gagamiting subject para sa vlog na ito. Kasi nandito na po lahat ng kulay, lalo na yung mga mahihirap na kulay nakuhanin ng printer, katulad nitong kulay gray. Yung shades ng gray, yung shades ng blue, yan po ang hirap na hirap kuhanin ng printer. Lalo na kung gagamitin nating driver sa ating printer is yung normal lang. So, eto kahit hindi tayo naka-bypass, pwede po ito. So, kung nakaset na po yung PrintPub nyo, Nakikita nyo po itong nasa desktop ko na ICC profile. I-right click nyo po ito. Kung wala pa po kayo nyan, yung download po nyan, yung link po nyan, nasa ilalim din. Pati po itong color proofing. So, i-install po natin si profile. Then, pag na-install na po natin si profile, isi-open natin ngayon si PrintPub. So, hanapin po natin si PrintPub. So, meron po ako ditong dalawang printer. Isang pigment tsaka isang subli. So parehas po tayong gumagamit ng PrintPub sa ating pigment at subli na L120. So ito naman po ay na-edit naman to. So yung pag-setup naman po nito ay tinuro na natin nung last vlog. So ito na lang po ang susundan nyo sa setting. Tingnan nyo pong maigay yung setting na to dahil hindi po ako maglalagay ng subtitle o kung ano man dyan na text. Kasi gusto ko po napapanood nyo ng maayos para maintindihan nyo po kung paano ko ito'y ginagawa. So, select nyo po muna yung printer na katulad nito, pigment na L120. So, pupunta po kayo ngayon sa print setting. So, sa print setting, titingnan nyo po kung ano yung setting na nandito sa desktop ko. Ganito rin po gagayahin nyo. So, ang page ko lang naman dito is A4. Wala po akong rolyo, so A4 lang ang gagamitin ko. Then, automatic feed. Wala po kayong makikitang roll dito kasi ang driver ko po is L100 lang.
ang may roll-to-roll po na driver is L1300. So, ang quality po, yung sagad na. Tapos, plain paper lang po para medyo matulin. Tapos, nandun din yung kulay na gusto natin. So, kung nahihirapan kang palabasin ng kulay, baka ito na po ang sagot sa tanong mo. So, sa layout naman natin, ganyan lang. So, sa color, eto na. Dito na po magkakatalo. Ang layout kasi na gagamitin natin is RGB. Pero ang color mode natin dito is CMYK proof. Then, sa intent po nito, punta po tayo dito sa no correction. Check nyo po ito, no correction. Tapos, color space is USA. Then, sa correction naman po, ayan lang po yung naka-default lang po tayo. Sa consumption naman, ano lang po ito, yung number ng mga na-print na, ewan ko kung saan kumukuha ng value ito. Pero ito, wala naman po itong kinalaman dun sa gagawin natin. Sa ink control naman po, ayan din po, 100% lang pare-pareho. Sa EcoSolvent po kasi gumagamit din sila na itong print tab. Iba po ang setting. So wala po tayong EcoSolvent kaya hindi ko po maipapakita sa inyo kung anong setting na maganda sa EcoSolvent. Mas magandang i-PM nyo na lang si Seron Riniba. Ilalagay ko po yung kanyang link dyan sa description. So dito sa option, default lang din tayo. Wala tayong ginalaw dito. So ito po yung setting ng pigment ha. Tapos, sa sablin naman po, ipapakita ko rin sa inyo setting ko. So, dito po, si-select natin ito. Then, print setting. So, A4 lang din naman ang ating ginagamit. Automatic feed. Then, 5 din. Tapos, plain paper lang. Dito, ang ginagamit ko po dito sa color, pagdating sa sublimation, ay naka-Apple RGB Bright po tayo. Tapos dito, ay saturation. Tapos po, correction, wala tayong binago dito. Sa consumption, ganun din. Dito po sa ink control, dito po ako nagbabago. So dito po sa sayan, gagawin po natin yung 200, 200, 200. Ang ititira lang po nating 100 is black. Then apply po. Tapos dito sa option naman wala rin tayong binago. Then okay. So sa dito po sa Sably, makikita nyo po yung mga setting niyan sa susunod pa nating mga vlog dahil may naka-ready na po tayong iba vlog sa susunod pagkatapos nito, which is yung key lace na sublimation. So kung okay na po 'yan, i-close na po natin. So ngayon po, paano po natin siya gagamitin, kunyari po sa Photoshop? So sa Photoshop po, create po tayo ng isang panibagong size. So letter lang po ang ipiprint natin. Then, i-import po natin dito yung dinownload nyo po na file. So, meron po ako ditong shortcut which is yung F1. Place embedded po para ilalagay na lang po ng Photoshop yung maseselect nyong image. So, ito na po siya. Then, ang gagawin po natin, punta po tayo sa file. Then, print. So, pag lumabas po yan, dito po sa printer, ang pipiliin nyo po is yung naka-print pub. So, dito po, tapos punta po tayo sa print setting. So, susundan nyo lang po yung gagawin ko. So, kung letter size, gagawin nyo po letter, kung A4, A4. Then po sa quality is, gagawin po natin number 5 yung 1440 dpi, then plain paper lang po. Tapos dito po sa color, hindi po RGB ang gagamitin natin. Gagamitin po natin dito is CMYK proof, then
No correction, tapos USA. Tapos dito, wala na po tayong babaguhin dito. Then, okay nyo lang po. Tapos po, pagka okay na yan, pindutin nyo po itong print. So, ito pong piniprint natin is naka Adobe RGB 1998 pa rin po. Pero ipiprint natin siya as CMYK. So, habang ginagaya ko po yung papel at ilalagay ko dun yung aking camera, papakita ko po sa inyo kung paano siya nagpiprint ng actual. So, bago tayo mag-proceed mga ka-master, may magtatanong dyan, panigurado, paano kung hindi naka-Adobe ICC 1998 profile dito sa Photoshop? So, okay lang po yon, kasi ang mag-a-adjust po dyan is si PrintPub. So, ngayon, magpo-proceed po tayo. Kahit naka-default po ang profile nyan, kahit wala kayong binago, kahit naka-direct kayong L120, hindi kayo naka-bypass sa L110, magagamit nyo pa rin po ito. So, proceed lang po natin. Kung kayo po ay naka-print tab at na-encounter nyo po ito, okay lang po yan. Kasi po, yung naka-crack na print tab na 1.15 ay dinowngrade natin sa 1.1. So, okay lang po yan. Wala pong lalabas na print tab logo dyan. Huwag kayong mag-alala. So, okay lang po natin. Then, hihintayin natin ngayon lumabas yung print tab mismo. Then, ito po nakalagay dito, CMYK color space was set but document is 100% RGB. So, okay lang po yan. Pipindutin po natin dito ng okay. Tapos dito, may babaguhin po tayo. Ito pong CMYK profile, gagawin po nating sa AL. Yung ICC profile na in-install nyo po, makikita nyo rin po dito. Gagawin po nating sa AL Digital. Then, ayan po, no correction, plain paper, okay na po yan. Kaya po tayo naka-plain paper is para medyo mabilis po yung print, tapos ganun pa rin ang quality katulad ng sa matte na naka-high. So, kayo, kung gusto nyong mag-explore dito, pwedeng-pwede po. Iko-comment nyo sa ilalim kung ano yung magandang setting na natutunan nyo dito sa vlog na to. Para yung ibang makakita at makakapanood dito sa vlog na to, ay may ibang option din na magawa. So, ipipindutin na po natin itong print. 1, 2, 3. So, sa Corel naman po, same process lang din po nito. So, ang ipapakita ko po sa inyo sa sunod netong ginagawa ko na to is yung pagsisetup na sa Silhouette at saka sa Sign Master. So, unahin po muna natin si... Ah, hindi pala pwede mag-cancel. So, hintayin pa po natin to. Pero baka pwede naman, close print progress window. So, pwede naman pala. Tapos, ito, kuklose na rin po natin ito, tapos itong Photoshop. So, ang i-open naman po natin ngayon is si Silhouette Studio. Kasi ang daming nagsasabi, bakit iba kulay nang sa Photoshop, sa Silhouette, iba kulay nang sa Photoshop, tsaka sa Sign Master. So, para po maging pare-pareho kulay nila, isang... profile na lang po ang gagamitin natin sa lahat. Pwera lang sa sublimation. Kasi po, iba talaga ang kulay ng ink ng sublimation. Tsaka, konting paalala lang po, hindi po lahat nung ini-input ko dito ay magiging katulad nung sa inyo, lalo na kung hindi po tayo magkaparehas ng ink. So, ang ink ko po dito sa aking pigment is yung Kuyi. Lahat po yan, Kuyi, wala pong Hansol dyan. Kahit po dun sa aking sabli is yung Kuyi na Korea. So, dito naman sa may Silhouette, open natin yung document kasi hindi ko alam kung paano mag-import dito eh. So, may recent tayo dito kanina kasi po tinesting ko. So, isa-size lang po natin ito. Kasi wala tayong cameo kaya
Susubukan ko lang po yung makakaya ko dito sa silhouette. 8.5. Sa pagkakaintindi ko po, size po ng document na in-insert natin yon. So, ito siya. So, gigitna lang po natin. Tapos dito, page setup. So, naka-letter naman po siya. So, lalagyan ko muna ng registration mark para kunyari eh, meron tayong platter na ganun. So, sa inset po niya, ang inset po dito, nakikita niyo po yung paglaki ng registration mark. Yung length po is yung paghaba nung registration mark. Pansinin niyo pong maigi. Ito pong mga kanto. So, humahaba po yan, lumiliit. Tapos, ito naman pong thickness is yung kapal nung registration mark. So, yun po pagkakaintindi ko dito, hindi ko lang alam kung tama. Then, ang print po yata nito is Control P din. So, tama, Control P po. So, parang sagad siya. Nasagad yata yung registration mark niya. Hindi ko kasi alam dito kung paano maisasagad ng gusto eh. So, kayo na lang po mag-adjust. Ipapasok ko na lang ng konti. So, Control P tayo ulit. So, yan na po. Then, setting po. Yung size po palagi. So, ito naman po ay letter lang. So, letter na lang pong gagamitin natin dito. Kapag ka A4 po, piliin nyo po yung A4. So, print po. Tapos, punta po ulit tayo dito sa preference. Hindi po pala ito. Ito pong, hanapin nyo po yung ano. Hanapin nyo po yung may print pub. So, ito po. Print pub na L120. So, double click. So, ulit po tayo. Na-double click ko pala. So, kung nakikita nyo po dito sa ilalim ng screen nyo, is yung kulay po na print niya. Ito po yung na-print natin sa Photoshop. Yung gray, kulay gray. So, lahat naman ng kulay niya is nasunod. Tatry po natin sa cameo kung ganun din. Dito na po tayo sa screen. Punta po tayo dito sa preference. So, ito nga po yung sinasabi ko. Katulad din nung nasa Photoshop kanina, ganun din pong gagawin natin. So, letter lang din, automatic feed. So, dito po tayo sa color mode, CMYK proof. Tapos, no correction. Tapos, USA. And the rest po is wala nang babaguhin. Then, okay. Tapos po, pipindutin nyo tong apply. Then, print. So, nag-error po siya. Hindi ko alam kung bakit. So, testing po ulit natin. So, nag-download lang po ako ng silhouette kasi wala naman po tayong ano dito eh, platter. So, open lang din natin yung kanina. Tapos, check natin kung nabago yung setting. So, liliitan ulit natin yung size ng 8.5. Kayo nakakaranas ng mga ganong error, anong ginagawa ninyo? Kasi hindi po ako cameo user eh. Comment down below po para po matulungan natin yung iba na nag-error din kapag ka patulad nito nagpiprinto kaya nagsisend, nagka-cut. Lalagyan ulit natin registration mark para alam natin na ito ay print sa
Cameo. So yan na, meron na po. Then sunod natin is wala naman ditong print. So control P. Papunta ulit tayo dito sa settings. So naka-letter naman na siya. Then puntahan natin tong preference ng print pub. So plain paper lang po ah. Tapos quality po is 1440 dpi. That's per inches po ang ibig sabihin ng dpi. So sa color, papalitan natin siya ng CMYK proof. Then no color correction, USA, then okay. Then print. So yan, lalabas ulit siya. Then pipindutin po natin ng okay. Hintayin lang natin si print pub. So itong setting naman po ito, pwede po ito sa mga rush ID. Dahil kuha naman po niya yung kulay. Basta po i-install nyo yung profile. Baka po mamaya may mag-PM sa akin kung bakit ganito, bakit ganon. Basta po sundan nyo itong ginagawa ko. At wala po kayo magiging problema. So eto, ganun ulit. Si MYK color space was set but document is 100% RGB. So okay lang po yan. Then eto po yung euro, papalitan po natin ng saal. Then yan, no correction. Okay na po yan. Kung ilang copies po ang gagawin nyo dito po. So nag-a-add up po yan. So one copy lang po ang gagawin natin. Kahit saan po, ganito lang po ang ginagawa pagka magdadagdag kayo ng copy. So dito sa kabilang screen natin, doon sa ibaba, makikita nyo nagpiprint na siya. Natin sa Photoshop. Makita niyo ang kulay, ang ganda. So habang piniprint natin 'yan, i-close natin 'tong print progress window at saka i-close natin 'tong window ng print pub. So proceed tayo ngayon kay Sign Master. So open natin ngayon yung Sign Master. Ito kasi ang kabisado ko, Sign Master Plexi. So etong Sign Master, ito ginagamit natin pag contour cut sa ating CTO630. Second generation po. So dito po, new document lang tayo, then size natin sa letter kasi letter po ang ating piprintan. Then right click, import. At i-import po natin yung nasa desktop na color proofing. Tapos pipindutin nyo po yung letter E tsaka letter C para po siya gumitna. Pero pag masyadong mataas, pwede nyo namang i-left click. Tapos hilahin nyo ng konti. So yan po. Tapos po para ma-select nyo yan, kasi po may parang layer to, so kumbaga sa Photoshop may parang layer siya, kailangan nakaselect yan lahat. Tapos punta tayo dito sa contour cut wizard na tayo diretso. Kaya simulan natin, ganito ko po ginagawa pag nagko-contour. Create contour cut muna tayo para sunod-sunod ang procedure. So, titrace po natin. Pero hindi po natin ito ikakata. Pinapakita ko lang po sa inyo kung paano gagawin kapag ka magko-contour kayo dito sa Sign Master gamit itong print pub. So, uncheck na natin yung keep holes. Tapos, ito para mawala po yung nasa ilalim. Yan. Tapos check nyo yung smoothing. Kung smooth na ba,
Then okay na. Tapos itong opacity. Opacity po para makita nyo yung ikukontour niya. Yan po ang purpose niyan. So ito hindi na natin pagkakapansinin. So 150 lang naman ang opacity nito. Then apply. Tapos dito sa outline, outline po ang ibig sabihin po niyan, magkakaroon po ng outline sa labas. Kaya po nandiyan 'yan. Kung nakikita nyo, lahat po ng blue dito, yan po ang dadaanan ng blade. Pero since na printable lang po ang ating topic ngayon, printable lang po gagawin natin. Sa mga susunod po, ituturo ko naman sa inyo kung paano yung tamang calibration. Sa mga katulad kong platter, yung mga naka CTO630 na second generation, MK, yan. Tapos sa mga katulad na ito na ibang brand, na halos ganito rin ang ginagamit, iba lang pangalan tulad ng Anycat at saka iTransfer. So dito, okay na yan. Then accept. Then dito ulit tayo, Contour Cut Wizard para sa registration mark. Ang ginagawa ko po kasi palagi dito is naka-page mark ako. Tapos dito, pupunta tayo sa properties. Then properties pa po ulit. So eto, letter lang naman ang kailangan natin. So letter lang. Then automatic feed, gagawin po natin 5. Tapos plain paper lang din. Wala naman tayong babaguhin iba dito bukod dito sa color. Gagawin natin CMYK proof. Tapos no correction, USA. So kung ano nung ginawa natin dun sa kanina, ganun din gagawin natin dito. So okay na po ito. Then okay. Then pagka nakaset na yan, pipindutin po natin tong print. So okay lang yan kahit maglalabas yan. So before tayo mag-print dito sa Sign Master sa print pad, papakita ko muna sa inyo yung print sa Cameo. So yan. Halos kakulay po ng print natin sa Photoshop. So wala silang pinagkaiba. Ngayon titingnan natin sa Sign Master kung ganun din po. Kasi ito yung mga common na ginagamit nating mga may platter na hindi makagamit ng RGB 1998. So, eto na siya. Papalitan ulit natin dito ng CMYK na Saal. Saal, no correction. Yan, okay na po yan. Wala nang babaguhin. Then, print. So kung may mga tanong po kayo, comment down below lang din para masagot din natin yan pag tayo nag-open ng YouTube. O kaya po i-PM nyo ako personal, nandyan lang din po yung aking link. Tapos po sa mga gustong magpa-review sa atin, mag-sponsor, PM nyo lang po ako. At tutulungan po natin kayo kung anong paraan na alam natin. So mga ka-master, eto na po yung print natin dito sa Sign Master. So magkakakulay naman na po sila. Yan. So good na good po ito para sa may apat na klase ng ink. So sa mga merong anim na ink, yung may light cyan tsaka light magenta, try nyo rin po ito, baka sakali makatulong din sa inyo. Tsaka sa may mga ecosol,
kayo na lang po mag-adjust sa mga kulay kasi dark masyado ang Ecosol ink. Ipapakita po natin ulit yan po. Ito po yung sa Cameo. Ito yung print natin sa Photoshop. At ito yung print natin sa Sign Master. So pare-pareho naman na po sila. Dati po kasi pag nag-print tayo sa Photoshop tapos nag-print tayo sa Sign Master, magkaiba po kulay. So ito na po ang solution para pare-pareho po ang kulay na mapiprint. So mga ka-master, tapos na nating i-print yung ating mga subject. Sa print pub, gamit ang Cameo, Sign Master at saka Photoshop. So pare-pareho naman sila ng kulay. So sabi ko nga, kung may mga katanungan kayo, just comment down below. At yung may mga gusto pang itanong sa akin, PM nyo na lang ako ng personal. Kung nagustuhan nyo yung ating tutorial, ngayong araw na ito, hit nyo na yung like, subscribe, share at i-push nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga vlogs, tutorials at reviews. So salamat po sa lahat, keep safe, God bless at up para sa pangarap.